Hunyo 2017, kasagsagan ng labanan sa Marawi City. Mag-iisang buwan na mula ng sakupin ng Maute Islamic State Group ang makasaysayang siyudad ng Marawi sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Mahigit 200,000 residente na ang lumikas. Ang sagradong bayan, ang Islamic City ng Marawi, mistulang bayan na ng mga multo. Pero sa Barangay Lilod Blessed ng Marawi City, sumugod ang isang grupo ng mga kabataan. Walang armas, walang Kevlar helmet o bulletproof vests. Armado lamang ng plastic na construction helmets, high visibility vests at first aid kits. May kukunin kami ng sibilya, no? Ng mga kasama ko. Rescue operation ito with military precision. Ang pakay, hanapin si Amir Pukunum Puntugar. 3 linggo nang nakakulong ang 81-anyos na retiradong huwes sa sariling bahay. Naiwan siya sa madaling evacuation ng Marawi City. Hindi makalikas dahil sa giyera sa paligid at dahil sa kanyang edad. Hindi na alam ng mga rescuer kung may maabutan pa sila. Nadatnan si Judge Pundugar sa 2nd palapag. Mag-isa, nakahiga at halos hindi na gumagalaw. Mapanganib ang lugar at hindi nalalayo ang labanan. Kaya't madalian siyang sinakay sa pickup at itinakbo sa ospital. Tiyempo ang rescue. Sabi ng mga doktor, kung naantala pa ng 1 o 2 araw ang rescue ni Judge Pundugar, marahil ay patay na siya sa dehydration. Sa krisis ng Marawi, nakilala ang maraming bayani. 168 sundalo at pulis ang nagbuwis ng buhay para bawiin ang Marawi City mula sa mga extremists na gustong magtatag ng Islamic Caliphate. Pero marami pang ibang tumugon sa krisis na hindi nabigyan ng parangal o pagkilala. Mga pangkaraniwang tao na nagpamalas ng kakaibang tapang at malasakit sa hindi pangkaraniwang panahon. May kasabihan, 2 uri ng tao lamang ang susugod sa nasusunog na gusali o susuong sa gera. Isa kang bayani o isa kang baliw. Sa 5 buwan ng Marawi Siege, naging pangkarniwan na ito sa tinaguriang Suicide Squad. Isang grupo ng mga volunteer na siyang nabansagan dahil sa peligroso at buwis-buhay na pagre-rescue sa mga naipit sa labanan. Sila ang pabalik-balik sa Marawi City. Umaharap at nakikiusap sa mga checkpoint ng ISIS para lang makapasok sa war zone at mag-rescue ng mga sibilyan. Nagmula sa isang maliit na grupo ng mga magkakaibigan, mga anak ng mga kilalang angkan ng siyudad ng Marawi at probinsya ng Lanao del Sur, hanggang lumaki at lumawak dahil sa pagdagsa ng mga volunteers. Actually, nagsimula kami, wala, naka-shorts lang kami. Yung iba nakapantalon, nakachinelas lang, then wearing the white hats. Kasi baka daw makuha nang kami ng mga sundalo na baka kasama kami sa mga Maute group. Kaya we decided then na to protect ourselves with a white helmet. Then marami na nakakakita sa amin na nagbibigay ng mga suporta like mga uniform or para ma-identified kami na kasama ng mga army. At least malaman nila saan kami pumapanig. Walang kaba-kaba na kahit may army or police na diniretso namin kasi alam namin yung area, may civilian nire-rescue. Kaya naging suicide kasi hindi mo alam yung papunta doon, sundalo or police na haharang sa'yo na i-stop ka nila, hindi ka papapasukin talaga. Then afterwards doon, hindi mo naman alam yung sa kabila kung sino mag-stop sa'yo na pwede ka nila i-hold. At dito sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng mga tanke at truck ng mga otoridad, sinugal ng Suicide Squad ang kanilang mga buhay. Lubhang hindi madali na sumugod sa panganib. Lalo't maaari ka namang manatili sa tahimik at ipaubaya ang pagsaklolo sa mga otoridad. Pero kung may pinatunayan ng Suicide Squad, hindi nagkulang ng bayani ang Marawi City. Sa Panginoon, hindi pa dumating yung bala. Nabubuhay din tayo para tumulong
So, dito sa likod ko, tatlo atang tumamay. Tatlo. Doon sa dingding dumikit. Yung dingding na dinidikitan niya, kahoy. Kahoy talaga, oh, tatlo natakot talaga. Natakot talaga ako. Yung isang team, muntik na silang ma-hostage. Kung hindi lang siguro nakapag-usap na maayos, kasi mga Muslim din naman kami, eh siguro nakuha na sila. Tapos yung mga bala, countless times na. Yung, actually, lahat kami, muntik na. May iba dyan, ano lang, pader lang yung pagitan. Yung iba naman, direct sa kanila, pero swertihan na lang din, hindi tinatama. Yung pa ako ayo-apakan yung gas eh. Nung time na yun, tinawagan lang ako ni yung pinsan ko, si Akay, yung nagda-drive ng pickup. Sabi, doon ka lang sa, dito ka sa likod ko. Importante, sarakan na lang daw. Parang suicide na lang na, importante, tama yung ginagawa natin. Kung mamatay tayo, importante na sa tamang ano. Nang kumalat ang kabayanihan ng grupo, marami naman ang humingi ng tulong. Hindi lamang rescue ang ginagawa ng suicide squad. Kasama sila sa pag-responde sa mga emergency. Gaya ng pag-recover ng mga biktima ng bakbakan o simpleng pag-apula ng mga sunog sa war zone. Sa videong ito, kita pa ang pagpasok ng mga miyembro ng suicide squad sa mga nasusunog na bahay para siguraduhin walang naiwang biktima sa loob. May civilian na galing dun sa bahay. Sabi niya yung anak daw niya. Na-trap. Pumasok ako ng bahay. Kasama ko yung ibang rescuer. As ang nakita ko dun matanda. Yung matanda, nakahiga. As hindi na siya makatayo eh. Nung kukunin ko siya, may nahulog na kahoy. May pahulog na kahoy sa amin. Na medyo maapo yung kahoy. Tapos nung hinarangan ko, ito yung hinarang ko. Ang kwento ng Suicide Squad, kwento ng kadakilaang hindi inaasahan. At kabayanihang walang kapalit na parangal o sweldo. Nagkalat ang gantong mga kwento nung panahon ng sigalot sa Marawi City. Lahat sila mula sa mga ordinaryong mamamayan. Ang Maranao People Development Center o Maradeca, isang development NGO sa Marawi City. Gaya ng lahat, nagulat ang mga Maranao ng miyembro ng Maradeca nang lusubin na mauti ISIS ang Marawi City. Pero nang mabalitaan nila na puntira ng mga ISIS mauti ang mga Kristiyanong hostage, nagkasundo ang lahat na magkapit-bisig para protektahan ang mga Kristiyanong miyembro ng Maradeca, gaya ni Emily Kumaling. Yung mga non-Moro kasi yung parang priority niya na dapat ma-safety kami kasi di ba yung mga Maranao na kasama namin, alam naman nila kung paano sagutin. Kasi yun nga, nung gabi, talagang tinuruan na nila ako kung itatanong ito sa'yo, ito yung isa sagot mo. Talagang pinalibutan ako ng mga mga kasama kong mga Maranao doon sa baba. Halos pinasuot pa nila ako nung damit ng Muslim na babae para ano talaga, to my safety ba? Yung balibalita na yung mga non-Moro, non-Muslim ang kinukuha ng mga ano. So kami, marami kaming kasamang mga ano, katulad nila Ma'am Emily. So yung security nila ang inuna namin. So patay kami, lahat ng ilaw dito nakapatay. Nandyan kami lahat sa second floor. Nagatago kami masikip, madilim. Nang magkaroon ng pagkakataon na mag-evacuate, inuna pa nila ang mga Kristiyanong nanganib. Ito ay kahit lahat sila ay takot na takot na at sabik na makalikas. Nagbigay ng ilang oras ba yun? Nagbigay ng 2 oras para makaalis dito sa Marawi City. So, ang inuna namin, hinati-hati kami. Bawat stop, pinasakay sa sasakyan ng Maradeca kasama yung non-Moro na namin, mga kasamahan namin. Iba't ibang kwento ng kabayanihan sa krisis ng Marawi. Mga sibilyan at volunteer na umasa lamang sa tibay ng loob at pananalig sa mga tradisyon at kaugalian na nakaugat sa mayamang kasaysayan. Ang Marawi City ang tinuguriang puso ng Muslim Mindanao. Dito sa baybayin ng Lake Lanao, malalim ang tinanim na ugat ng mga naunang misyonaryo ng Islam. Tinatag ito bilang bayan ng Dansalan noong 1639. Sa pagtatangka ng mga Kastila, nakubkubi ng mga komunidad ng Moro na nakatira sa paligid ng Lake Lanao.
Pero dahil sa pinagkaisang pagkaklas ng mga Moro, umabot ng tatlong siglo bago tuloy ang makapagtayo ng siyudad ang mga Banyaga. Kaya't ang Marawi City ay naging simbolo, hindi lamang ng pag-aaklas, kundi ng pagkakaisa. Ngayon, ito ang sentro ng kultura at tradisyon ng mga Moro, ang tanging Islamic City sa buong Pilipinas. Narito ang mga naglalaki ang mga masjid at madrasa. Dito nagpupunta ang lahat ng nais makapag-aral ng kasaysayan, kultura at relihiyon ng mga Moro. Kaya't hindi rin katakataka na dito rin malakas ang konsepto ng Maratabat. Ang konsepto ng dangal ng mga Moro ng Mindanao. Ito ang pinakamatibay na panangga ng mga volunteer sa Marawi City, ang pananalig sa lokal na kaugalian at tradisyon ng Maratabat, ang sense of honor, sense of pride at self-esteem. Sa huli, mas gugustuhin pa ng Maranao ang mamatay kaysa mawala na mukhang maihaharap, maging sa pamilya o sa bisita. Parang nagkakonsensya kami kasi kami na taga Marawi, may magawa kami, taga dito kami. Kaya nag-decide na kami na kahit anong gawin ng mga ibang tao dyan, na pwede naman nila silang tumulong, kami nag-decide kami na kami na mismong tutulong sa sarili naming bayan. Ang dami kong tinatagong ng mga Kristiyano. Rukawa naman sila kung iwan ko sila. Para sa grupong International Alert, ang paggamit ng mga lokal na konsepto gaya ng Maratabat ay isa lamang sa mga mahahalagang aral na binabahagi ng mga volunteer gaya ng Suicide Squad at ng Maradeka. While importante yung military response for such a big situation that happened in Marawi, it's also important to harness local people because for one, they know the context, they understand the history of the violence in the area. No? Ano ba yung, sino yung mga actors involved in conflicts that they've faced in the community? Sino ba yung mga actors na pwedeng ma-harness to resolve these conflicts? Kayang magtrabaho yung mga tao on their own to solve problems na ganitong kadelikado. Normally, iaasa natin yan sa gobyerno, security sector, pero they took it upon themselves, no, na tumulong. Siguro dahilan na rin sa mga kamag-anak nila yan, pero sa simula lang yun eh. Later on, tumutulong na sila pati sa hindi kamag-anak. Ito ang minsan nalilimutan ng mga nanunungkulan, ang kahalagahan ng mga lokal na solusyon sa mga lokal na problema at ang kakayahan ng mga lokal na grupo na kumilos, mabigyan lamang ng pagkakataon. Deeper kasi at mas intimate yung understanding nila of the context. So, importante na i-harness din sila. Isa pang dagdag na elemento, ang partisipasyon ng mga angkan ng Lanao del Sur sa Suicide Squad. Sa matagal na panahon, naturingan ng mga angkan na bahagi ng problema ng feudalismo sa Mindanao. Pero may kaya rin palang gampanan na papel ang mga angkan sa komunidad na kailangan kilalanin ng pamahalaan. The reason why in Mindanao, yung mga tao tumatakbo sa kanila is because sa matagal na panahon, sila lang naman talaga ang nakapagbigay ng proteksyon at in times of need ng welfare doon sa mga mahihirap na mga miyembro nila. Sa ganung klase ng paraan, ginawa nila yung kaya nilang gawin despite the restrictions na inimpose ng gobyerno. At ang aming tingin, ito yun, yung ginawa ng suicide, is the face of the clan at that time. No? Nang magsimula ang krisis sa Marawi City noong Mayo 23, 2017, higit 200 kaagad ang naisalba ng Suicide Squad sa unang 2 linggo. Nang matapos ang krisis, umabot na sa 1,800 ang na-rescue ng mga volunteers. 40% ng mga na-rescue, mga Kristiyanong naipit sa bakbakan sa Islamic City. Kaya't kahit tapos na ang trabaho ng Suicide Squad sa Marawi City, naghahanda na sila na magsanay para sa mga susunod na krisis. Nung tinanong ko yung grupo kung ano ba, tapos na? Sabi niya, hindi. Kung anong gusto mo. Eh ako, nakita ko na yung, kumbaga nakita ko na rin yung purpose ko. Dito na ako. So nandito na yung team. Nag-stay na kami lahat. Bale, ano na lang, the training. October, nag-summing up kami together with the International Alert na kinuha nila yung paano naging as a group yung Suicide Squad na first responder na pwedeng gawin na
early response networking na yung pagtulong ng ginawa namin na para may tulong din namin sa ibang mga kwana, hindi matakot sa ganito na sitwasyon. Ang Early Response Network or ERN ay magtatahi-tahi sa mga local responders para sa mas madalian, agaran at higit sa lahat, makabuluhan na pagresponde sa lahat ng uri ng krisis. Para sa mga veterano ng Marawi at para sa mga development at peacebuilding organizations, napakayaman sa leksyon ang krisis ng Marawi. Importante, we just stick together. Inshallah na everything will be fine. We did our best. Let's not blame ourselves kung dun sa mga hindi natin na-save. Importante na we did it for our people, for God. Sa public narrative ng Marawi, it's always parang ang daming negative na bibigyan ng focus, pero importante din na tignan kung ano din yung mga positive efforts at community level. Na may istorya din naman ng positivity, may istorya din naman ng, you know, humanity shining through. Because the Marawi experience shows that people given left on their own, actually empowered on their own, can do great things for themselves, no? Especially in times of crisis. Thank you.